Hello guys, for this video, ito na nga pala ngayon ang itsura. Naalala nyo ba nung kailan lang nasunog yung tundo? So ito na ngayon ang itsura na sa loob ng tundo. Tingnan nyo naman mga langga kung ano mayroon sila. Hanggat nakikita nilang mayroon silang mapapakinabangan dyan, talagang naghahanap sila ng paraan. At lahat tupok, nakikita nyo, kanya-kanyang kilos, pero hindi sila umaasa sa mga ayuda-ayuda. Talaga naghahanap sila ng paraan, yung mga bakal na hindi napapakinabangan nyero, kung ano pa dyan na pwedeng ibinta na bibinta nila. At nililinis na uli yung pinaka-pwesto nila. Dahil siyempre aayusin pa nila yan at talagang titira pa sila dyan. Grabe no? Parang saglit lang yung pangarap mo na magkaroon ka ng bahay sa isang lugar tapos ganyan ang mangyayari. Diba? Di natin akalain. At saka tingnan nyo man oh. Pero enjoy na enjoy yung mga tao kahit ganyan ang nangyari, nakangiti pa rin sila. Dito ako believe minsan sa isang sa mga Pilipino kagaya natin, yung mga kababayan natin, 'di ba? Kahit maraming problema, parang ang saya-saya pa rin. 'Di ba? Hindi natin minsan naiisip yung problema na sunugan tayo, ganito ganyan. Imagine niyo mga langga mo. Parang simple lang kagaya nitong kay Kuya, ayan. Habang nagbibideo ang isa nating kasamahan diyan, ayan nakikita naman natin. Yan. Masaya pa sila. Parang makikita mo sa mukha nila, parang wala silang na problema, parang hindi sila nasunugan. Kasi alam naman, nasanay tayo sa gitong hirap ng buhay. Diba? Kung sabi nga nila, pag nadapa tayo, kailangan pa natin bumangon. Para man lang sa pamilya natin. Yan. At hindi natin ipapalata na talagang ganun ang pagkalugmok natin sa ating buhay. Kailangan magiging matatag tayo, masipag. Diba? Yung iba dito, nagtrapal na lang. Tingnan nyo mga langga, nag-uumpo kanyang mga tao kasi hinahanap nila yung isang bagay na gusto nilang maibinta na pwede nilang mapakinabangan. Halika, panoorin natin ito ng gusto. Grabe yung mga bahay, oh. Tingnan nyo, nakikita nyo mga langga yung mga posti, oh. Buong-buo pa yung poste ng bahay pero yung mga hollow blocks bumabagsak na. Itong delikado o oh, pag kagaya nito si Camplor, ayan mayroon si Camplor na bahay oh. Tupok na tupok talaga. 'Di ba kahit nga bakal bumabaluktot tayo. Ayan mga kabataan oh, naghahanap sila ng paraan, naghahanap sila ng may binta, nangangalakal talaga sila ng gusto. Ayan isang tricycle o oh, puro nakalakal nila. Grabe. Isang iglap lang ang sunog. Ang dami na apektuhan. Sobra talaga. Ay, nako. Ayan, nakita mo itong bahay na to. Ang ganda na to. Oh. Second floor to. Oh. Hanggang third floor pa nga to. Oh. Tinan mo, talagang tupok na tupok. Ang ganda ng bahay na to. Ay, nako. Yan, oh. Laki. Imagine nyo, oh. Hindi nyo akalain na ganun, o, tinan mo, o. Maraming magagandang bahay yan, o. Kasi, imagine nyo, o, mga hanggang second floor, third floor. Diba? Grabe. Ayan, si Kuya, naayos pa niya yung kanyang bahay. Pwede pang mapakinabangan, pwede pang matirahan. Yun na nga lang, nakakatakot lang at, siyempre, hindi na gaanang marupok ang mga bakal niyan, mga hollow blocks. Diba? Ayan o, nag-collapse na nga itong bahay na to. O. Simentado pa yan, ha? Diba yan, mga bakal yan. Diba? Naku, hindi natin maisip talaga, no? Buhay nga naman. Ito yung buhay ngayon sa tundo, yung nasunugan. 'Di ba? Naghahanap si Kuya pa na may bakal o nag-aano pa siya. Uy, delikado to kay Kuya, oh. Nag-collapse na yung hollow blocks. 'Di ba? Ayan si Ate, oh. Ay, yung party pala diyan, banda sa hindi pala kaano na